Hi, Mommy Park is here and today's vlog, magkakaroon tayo ng reactions ng pagninilay-nilay tungkol sa trending. Ano ba ang trending ngayon? Siyempre, kung kayo naman ay talagang mahilig mamili online, no? Mag-shopping online, so suma, alam niyo na kung ano ang ibig sabihin ni Mommy Park. So today's vlog, pag-uusapan natin, bibigyan natin ng reaction ang nagiging trending na babae sa social media, sa Facebook, no? Sa kanyang paraan ng pagbebenta ng mga kung ano-anong item. So, dahil dyan, ano nga ba ang tamang paraan? At mali ba ang magkaroon ka ng mga marketing strategies na napapanahon? Pag-uusapan natin yan dito. Okay guys, bago tayo magpunta or before we go into further discussions, I would like you to I would like you to see this word. These two words. Okay. So, social norm. According to kumaring Google, no? So, social norms are accepted, is standard behavior of groups, friendships, work groups, hanggang sa states or nations. No, so bakit sinabi ko to? Para malaman natin, no, para maintindihan natin na kung ano yung tumatakbong klase ng social norm dito sa ating bansa. So alam naman natin ang ating bansa ay compared to other countries, no, although we are starting to be a liberated country, no, parang medyo nagiging western na dating ang ating mga behaviors, no, kung ano ang nagaganap sa ibang bansa, yun din yung parang inugali natin, no, binibehave natin. So alam naman natin ang ating bansa ay may pagka-conservative type. That is the, ano talaga, yun talaga naman yung talagang standard, ano natin eh, standard social norm natin dito sa bansa natin. So, dahil tayo ay ina-adapt natin ang modern world or kung ano yung mga nangyayari ngayon or digital platforms, kung ba sumasabay tayo sa takbo ng mundo. Kasi kung hindi, mapag-iiwanan tayo, no? Mapag-iiwanan tayo when it comes to economy, when it comes to progress, when it comes to our livelihood, so ano pa, para tayo ay umasenso. So, bakit kailangan we consider this word? Dahil ba ang ating kultura ay iba kumpara sa ibang bansa? So, nasabi ko lang naman yan, kasi we were gonna refer that to our topic today. Tungkol na dun sa nag-trending. Kaya ko lang naman nasabi yan, guys. So, ayan guys, bigyan natin ng debate, no? So, ako lang din, wala akong kadebatehan, ano? So, punta tayo dun sa huwag na tayo lumayo. Dumiretso na tayo dun kay ating na nagpakita ng suso sa social media, specifically sa live streaming sa Facebook para magbenta ng kanyang mga items. So, alam naman natin na pakakap ko dyan, nag-suot siya naman yan. So, gusto ko lang din paalam sa inyo na there's a possibility na hindi siya totoo kasi may nag-post sa amin, nag-post sa wall ko na friend ko sa FB na keke yung suso. Dahil it's like a prosthetics, no? Made of, what you call that? Made of rubber, no? Na siguro parang included siya sa mga sexy toys, mga ganyan. So, huwag na natin panuhin. So, may nag-post na isang tao na kaya daw nagkakaroon ng nag-feed yung sa mga rapists dahil may mga babae daw na mga ganon na nagpapakita kasi ng kaluluwa, ganyan. So, tapos kapag napahamak, iiyak. Kasi, ikaw nga, kung ayaw mong mabastos, huwag kang magpakita ang kabastos-bastos ka. Which is, totoo naman. Totoo naman. So, ano ba ang palagay ni Mami Park? So, doon sa salitang nag-feed sa mga rapists, dahil nga ganon, no? Para hindi siya mabastos. So, antay ako. Lagyan natin ang score. Antay si Mami Park. Ayan. So, lahat kasi sinabing marketing strategist, kasi yan ang marketing strategist nila eh, no? Kahit minsan out of social norm na natin, na tayo, bansang conservative talaga. Kaya lang, nag-a-adapt na tayo ng mga western culture sometimes or modern ways of how we improve ourselves or para lumabot tayo sa hanap buhay, especially when it comes to sa economy. So, ina-adapt natin ang digital world, no? We're using social media platform. Ayan. Para hindi tayo na mag-iiwanan, no? Ayan. So, yun nga, when it comes to that part na tinipid natin sa ating sa mga taong mga rapists, mga maniacs, nalalo silang maging ganun. At you as a seller na ganun ka, ay baka ikapahamak mo. No? So, ingat-ingat si Ake, ganun na lang. And kung sakaling niya mababastos, tanggapin na lang niya. No, deal with it. Ayan. Kasi, pinili niya yun eh. No? So, antay ako. But at the same time,
ko naman, yung kanyang rights to do it, dahil hindi naman siya nakahubad. Oo, almost nakahubad. Alam niyo, maalala ko, kwento ko sa inyo guys. Dati, hanggang ngayon naman, ganun ako. Sa totoo lang, nagbabra lang ako kapag magbablog at pag-aalis. Pag nandito ako sa bahay, hindi ako nakabra. Hindi talaga. Kahit nagbebenta ako, kahit may mga lalaki pa dyan, hindi ako nakabra. Sa totoo lang. Kasi pag wala naman akong bra, hindi naman na ganun talagang kalakihan. Hindi masyado. Pansinin, mas malaki pa nga yung boobs ni Angie sa akin. Sa totoo lang. So, ako pagkapapanong, naalala ko nung dati, nandito si Daddy. Minsan may bibili. Sabi ko, wait Daddy, kasi yung damit ko parang masyadong manipis. Magbabra ako. Tapos, hindi nagbra ako. Tapos, kinausap ako ng Daddy. Next time, if you want to be comfortable while doing everything here, you can wear yung parang medyo dark t-shirts, ganyan, and there's nothing wrong with that. Na wala kang bra kung magtitinda ka. It's sexy to your looks, and most of, ang pinaka-ano nun, ang pinaka-importante nun, most important is, you are comfortable. Kasi nga, ako lahat ng gumagawa dahil wala naman akong katulong that time, wala naman akong pa-assistant. So sabi ko, Daddy, edi, yung mga customer ko, lalo na yung mga lalaki, alam niya na yung isip, ganyan. Sabi niya, no, as long as they don't touch you, there's nothing wrong with that. Ano na lang yung iisipin mo? Isipin mo na lang yung mga babaeng nagbe-beach, no? Sabi ko, eh, hindi naman to beach eh, tindahan to. Every day they see me. Every day na customer ko sila, regular customer ko sila, kilala nila ako. So, they are surrounded and within vicinity. They surrounded, they are, ano, yung, nasa paligid lang sila, tapos, ano pa nila ako, kilala pa nila ako. As long as they don't touch you, sabi ng Daddy, there's nothing wrong with that. So, sige, okay lang. De, wala problema. So, pero minsan, ang ginagawa ko na lang, nagsusuot na lang ako ng dark t-shirts para kahit sabihin pang hindi ako nakabra. Kasi pag nanay na tayo, ganun eh. Lalo na pag nasa bahay tayo, lusyangan ng peg. No? Pero kung ikaw naman, alam mo namang kalakihan at alam mong tutusok ang iyong utong, eh siyempre, kahit paano naman, eh, magsuot ka naman ng gamit na medyo dark, no? Para hindi naman masyadong naka-flon, no? Lalo na kung halimbawa, cleavage ka pa, ganyan. So, okay lang. Ako, sa social media, nakikita niyo naman yung kalokohan ko eh. Kapag gumagawa ko ng mga parodies, no? It's just for fun. Hindi naman yun na for ano. At alam ko naman yung limitations ko kung hanggang saan ako. No? As long as it is accepted by Daddy Park, no? Accepted by my kids. My kids don't see it bad. They don't see it bastos. They see it as our mom, even mom siya na, can able to wear what she wants na hindi naman masyadong masagwa at nakikita namin nag-e-enjoy siya kung ano siya ngayon, nakisuot ako, nakakapagsuot ako na kahit paano ay gusto ko, kasi hindi na nga tayo bumabata. Kailan pa natin susuot yung mga kailan pa natin i-enjoy ang pagsusuot ng damit o kailan matanda na tayo, para mas masagwa naman yun, di ba? Kung kailan kumanda, saka ka nagsuot edi gawin mo na ng bata ka pa, magsuot ka na ng komportable at hindi naman kabastos-bastos edi gawin mo, wala namang masama dun, wala namang pipigil sa'yo. Okay, next issue. Next issue. Sabi, ano daw, what about that? Sabi, masama daw sa mga bata dahil nakikita sa Facebook, nashishare. Dadaan daw sa mga walls ng mga cellphones. Eh, hindi lang naman daw kasi oldies lang or adults ang nasa social media. Siyempre, mga bata din. So, pro ba si Mami Park or anti? Hindi ko alam kung saan ako lulubar. So, kung pwede ba akong maging equal? Ano ba tawag daw? Dito na lang ako. No, dito na lang ako. Hindi ko nalagyan ng ng equal eh. Alam niyo kasi ganito yung guys. Ako tulad ko, mami din ako, no. Magulang ako. You as a parent or you as a parents, you are responsible of what your kids doing and activities they're doing in social media. Kasi alam naman natin ang social media, nandoon lahat halos ang mga kasalanan sa mundo, no? Dahil digital world na tayo. So lalo't naging pandemic, they don't go for what you call that, yung mga natural activities na playing outside, or nasa school sila, 8 hours in a day. So, talagang ngayon, almost of their time in a whole day ay nasa cellphone, nasa social media. So, we as a parents, we are responsible for that. Siguro, dapat tayong mga parents, ang ginagawa natin, kasi sa totoo lang, si FB, hindi pinayagan ang 13 pababa. Dapat 13 pataas ang pwede lang mag-create ng account. 13 pataas. Pero syempre tayo, may mga anak tayo, hinihiram ang cellphone natin, ginagawa natin ang account sa cellphone nila, ang ating mga anak. So, meaning, it's your problem as a parents, no? It's your problem as a parents na dapat alam mo at nakikita mo at aware ka kung anong ginagawa sa social media ng iyong anak. Diba? Binigyan mo ng cellphone. Natural, anong gagawin niya sa cellphone? Alam nga namang makipag-text lang. Saan siya makikipag-text? Eh, lalo na kung smartphone na binili mo, binigyan mo pa ng iPhone, binigyan mo ng iPad, binigyan mo ng tablet.
So, natural, saan ba siya pupunta? Facebook account? TikTok? Ano pa? YouTube? So, meron tayong kids app, YouTube kids app. So, pwede yun ang iyong i-download para iyon doon siya magpunta. Tayong mga vlogger, tinatanong tayo ni YouTube pag nag-upload tayo ng video, if our content is not made for kid or made for kid, no? Bago niya i-approve. So, we as a parents, responsable tayo. Bakit kayo nagre-reklamo na nakikita ng iba? Alam ko maraming mag-a-against with me. Pero aminin natin, guys, no? Responsable tayo kung anong papanoorin ng mga anak natin at kung ano ang gagawin ng mga anak natin sa social media at sa cellphone. Diba? Nagkaroon na nga sa TikTok ng no bra challenge, ganyan-ganyan. So, magkaroon tayo ng deal with our children na, o sige, kung pwede kita, papayagan kita. But, if you think that it's not good to you, it's not good for you, huwag mong gagawin, huwag mong panunuulin. No? Now, sinasabi, hindi naman time to time, makikita mo, magagide mo. Ano ang klaseng parents kung hindi mo magagide? Diba? Unless you are a working parent or a working person. So, syempre, kung sino ang guardian, kung sino ang nakakasama ng anak mo, kailangan adults are responsible to their children or to the children that they with us. They are with us sa bahay, no? Mga ganon. So, I don't think so na yung ganong may sinabing nag-comment na ano na kasi daw sa mga bata. You are the responsible one para anuhin ang supili ng mga anak mo. Si Cowrie, natutong mag-lipstick. Nakikita niya kasi nakakapanood kasi siya ng mga nagre-review ng mga lipstick products na hypoallergenic. So, ang akala niya, it's alright. Ang akala niya, okay lang yon. Okay lang yon. Ang kaso kasi, kung papayagan ni parents, ang kaso kasi, ang nangyari, ang tinitira niya yung lipstick ko. So, sinusupil namin siya hanggat kaya namin. Na you are not allowed yet to put lipstick on to your lips, no? May time para dyan. So, pinipigil namin siya when it comes to cosmetics. Kino-control namin siya. So, nasa sa'yo as a parent. Hindi mo po pwede sisihin yung pinupost sa social media, ganyan. Unless, pumapatay, nag-a-addict, umiinom, pinupost sa social media, nang-re-rape, ganyan. So, ibang usapan na yon. So, talagang I am really anti with that. I am really against with that, no? Pero yung sasabihin mo kasi it's business eh. Business yun eh, di ba? Wala tayong magagawa dyan. So, ikaw na lang parents. Ang talagang kailangan mag-adjust. No? Yan ang nag-i-start na, yan ang maging social norm natin, ano? Social media platform. No? Ang mga tao, yan ang mga marketing strategies niya. So ako, online seller din ako, pero formal ako when it comes to selling. No? Sa mga vlogs ko, I see to it na ito ay papasa sa mga anak ko and as well to daddy part, na hindi ako lalagpas doon sa limitations ng pagiging makulit ko sa social media. No? At wala na ako ilalabas na bonggang-bonggang asset. No? So let's go on with the next issue. So, eto naman, na next issue is yung mga ibang mga tao at mga seller na nagsasabi na naghahanap buhay yung tao, strategies niya yon, marketing strategies niya yon, so huwag daw pakialaman. Nasa sa nag-seller na daw yon, kung mababasto siya, or kung makakatanggap siya ng mga masasamang komento. Huwag daw pinakikialaman, kasi kung bagawa parang bakit daw tao, kapag ka nakikita umaangat, umu-okay, binababa daw ng ibang tao. So, kaya lang naman kasi nagre-react yung mga ganong ibang tao kasi they are concerned with the behavior or the act of that certain seller dahil makaka-apekto sa social norm na mag-feed sa mind ng mga rapist, makababastos, tapos nangawa, makapatulpo, ganyan. So, that's their concern and also as a parents, yung mga anak. So, si ate ang alam ko, nag-live siya usually gabi. So, that time, supposedly, kids are already in bed and already sleeping. So, tulad nga sinasabi ko, you as a parent, ano, maging responsable ka sa mga anak mo sa mga ginagawa. So, ganun daw, no, yung pag daw umaangat, talaga namang inaano daw, binabash, ganito, ganyan. I want to be in the middle also. I want to be in the middle. Why? Kasi andun pa din yung isipin kung concern ako kay ate. Concern ako kay ate. So, kanina may one din, ano, dahil nasa middle ako. Concern ako kay ate, and at the same time, okay lang para sa atin. Kasi, kumbaga ba, marketing strategies niya yun eh. Karapatan niya yun, page niya yun, share yun, sinuportahan ng iba niya mga kakilala. So, wala tayong magagawa doon. So, another issue pa, yung mga jowa-jowa daw nila, yung mga asa-asawa nila, hindi naman bibili, o minsan mapapabili, kasi nga daw, nakakita ng suso, kasi nga daw, na na-enjoy doon sa live streaming, as long as hindi naman siya naghuhubad. Nakadamit pa rin naman siya, yun nga lang talaga sobra-sobra talaga ano. Eh hanggang doon lang naman yun. Diba? Nasa mga asawa niyo pa rin yan, nasa mga jowa niyo pa rin yan, if they will gonna choose infidelity. No? Kumbaga ba parang siguro masyado lang kayong mga silosang mga babae. Natural nature yan ng mga lalaki, nature nila yan eh. No? Kung nakaroon ba ng relasyon yan sa online, nanonood lang ang asawa mo, nanonood lang ang jowa mo. No? Bibili lang ng sapatos, what's wrong with that?
No? Unless napaka-rich person mo, nakita mo si girl at pinurso mo, tapos married person ka o meron kang kasama sa buhay. No? I don't think so na ano, nasa pag-uusap yan. No? Ako kulang ko sa ganyan. Sa totoo lang ako minsan, tulad halimbawa, shoutout kay Survival Mode TV from Comic Nalino. Kasi close kami ni Kuya Survival Mode. Eh. No? Hindi kami lagi nag-chat. Nag-chat kami usually sa anila when it comes to mga ano-ano lang sa Facebook at saka sa buhay-buhay, ganyan. So halimbawa, gusto kong i-heart yung post niya or ako kung nagpo-post ako, there's nothing wrong with that. No? Walang, there's no such thing as a violent reaction from his may bahay na si Ma'am Lizelle. So shoutout din kay Ma'am Liz. Kasi, hindi ibig sabihin hinart, crush ka na, love ka na, or whatsoever. That shows a support, no? That shows a support. Kaya nga minsan pagka magpo-post, na diba mga friends ko mga lalang sa ano, hindi ko alam kung mag-heart ba ako, o mag-o-okay ako, hindi ko alam kung tatawa ba ako, or ano ako. Kasi, I really reacted malaya, no? Kung natuwa ako, nagandahan ako, nag-heart ako, no? Nag-heart ako, or nag-o-okay ako. As well, if daddy part do that, there's nothing wrong with me. There's nothing wrong with me. Nagsiseryos lang ako kay daddy, kapag alam ko na, malapit lang ang kalaban. Ganun lang. So, ano ba yung another issue? Sabi nila, anong araw daw, ano naman, kamusta naman daw, kasi inaano nga daw yung social media, nagdaganong si babae. Tapos, may nag-react, kamusta naman noon na yung poster ng mga tanduay, ng mga alak, sexy ang dating, ganyan, tapos nakadikit pa sa wall ng mga may bahay, ganyan. That time kasi, so I have nothing against with that, so bit na rin talaga ako. That time kasi, hindi, nung panahon ko kasi uso-uso na eh, yung taong-taon may kalendaryo, tapos mga sexy. That time kasi guys, hindi uso sa amin yung magtitig sa amin na malaswa yun. Iniisip namin, maganda siya. No? Noon, ang kilala ko lang na bold star ay si Rosanna Roses, si Aramina, si Maui Taylor. Pero teenagers na ako, teenager na. Nung bata kami, wala kaming pakialam sa mga poster ng mga kalendaryo ng mga sexy. Wala kaming pakialam sa ganun. Hindi kami ganun ano. Kasi nga, nasa tao kung paano nila i-adapt, kung paano nila i-aamin yung kanilang paano nila iisipin masagwa, malaswa ang isang bagay, no? Dapat hindi kasi malisyoso, no? Lumalaki ang anak ng lalaki, nakakita ng sexy, nakakita ng maiksi ang short, no? If na-attract siya, so bilang nanay, ang ganda niya, no? Bagay sa kanyang shorts, bagay sa kanya ang ganun na passion, bagay sa kanya yung ganun-ganun. So, turuan mong lumaki ang anak mong lalaki na hindi maging bastos. Turuan mo siya, i-fit mo sa mind niya na kung ano ang nakikita niya sa mga babae, sexy, that is an art, that is a fashion, that is a beautiful. Hindi siya yung, huwag kang mag-aasawa anak ng ganyan, yung mga kasuot ng ano, maiksing, ganyan. So, depende naman, huwag naman yung sobrang halos, tinakpan mo na lang talaga yung ano, tapos walking ka sa public. So sa beach, okay lang. Beach yun eh. Yun talaga yun. It meant for that. Pero yung sasabihin mo talaga na lalakad ka, ang short, nyort mo, ganun. So, kung may anak ka lalaki, palakihin mo siya nang hindi siya, ano, na hindi siya magkaroon ng mali siya kapag nakakita siya ng babae ganun. Na, it's passion. At kung hahanga siya, di ba, nakakita siya ng cleavage, wow, banda naman ni girl. Ay, sana ko. O, di ganun lang. That's only a reaction. Pero huwag mo siya tutuwang mambabastos, mang sisipol, di ba? So, ganun lang naman kasi play yan, guys, no? There's nothing wrong with that. I'm not saying I'm anti and pro with that, although may scores tayo dito, no? But the thing is, hindi naman talaga ako anti tungkol sa mga ganyan. Kasi lahat ng mga nangyayari sa mundo, we as a people, we as a person, we are responsible of our actions. Okay? Same as doon naman sa kay ate na seller, buhay niya yun. So, siya na ang magdadala nun kung mababasto siya kung anong mangyayari sa kanya. Pinili niya ang ganong style ng marketing strategy using social platform. So, take the consequences. So, mahalala ko nga pala guys, kwento ko lang, no? Dati kasi, pero hindi ito using a social platform. Gusto ko lang ipuntara. Nalala ko dati guys, nagtrabaho ako sa isang malaking kumpanya na nagsusupply ng mga hardware stocks sa mga building sites at saka sa mga maliliit na hardwares. Mga malaking hardwares din. So they are the company that's supplying a lot of hardware items. So ang hawak ko that time, and I was an agent. Ang hawak ko that time ay lahat ng mga, maraming klase ng mga fan. Handa ng exhaust fan, lahat ng klase ng exhaust fan, sizes ng mga exhaust fans, as well as yung mga fans na ginagamit natin sa ating mga bahay. No? May ceiling fan, may wall fan, mayroon parang napakalalaki na ginagamit sa mga companies, sa mga manufacturers, no? para sa mga cooling ano nila, activities nila. So yun, dalawa lang ang lalaki sa amin na agent. As much as possible, they are hiring female applicant.
female employee. Why? Kasi yung nature ng job namin, usually ang amin na i-encounter na prospect customers and clients and buyers are male. Kasi halimbawa ako, pupunta ako sa isang specific sites, no? Halimbawa may nakita akong ginagawang building, pupuntahan ko 'yon para malaman ko kung sino ang may hawak na contractor noon, kung sino ang architect noon, kung sino ang engineer noon, at kung sino ang purchasing personnel noon. No, yung pagsabing first purchasing personnel, yung they are dealing to suppliers for the items or for the needs of the building. No, usually yan ay what you call that? Nagkakaroon ng recommendations sa mga architects at saka mga engineers kung anong magandang klase ng ganito, ganyan. Kapag inapprove ni purchasing department, then that's when the time na makaka-deal, no? Swerte ang makakakuha. So, kaya kami, kumakausap kami sa mga engineers, architects, no? Mga foreman, yan ang mga kinakausap namin. And they are almost male person. So, opposite gender, so there's a tendency na tulad naming mga babae, na kapag kami ay agent, malambing kami, hi sir, ganyan, nagandahan sa amin, natuwa sa amin, nalambingan sa amin. So, they're using our being attractive to the client to gain and to get the interest and attention of our prospect, customers, and buyers. So, hindi yun salitang ibinubugaw ka. It's not. Sa world of business, ganun talaga. No? Lalo na kailangan ikaw ay meron kang pleasing personality. Pinakamahalaga yan. No? Bonus na bonus na lang, yung ikaw ay talagang ipinanganak na maganda. Pero may mga tao hindi naman masyado talagang magandang-maganda, hindi naman makuti, hindi naman, pero yung aura nila, yung charm nila, yung ano nila, yung paano ba yun, parang may tawag dun eh, yung malakas ang appeal, no? Appealing sa tao, di ba? May mga iba ngayon, halimbawa mga nagja-Japan, hindi naman maganda yan, pero ma-appeal sa mga Hapon. Hindi naman maganda yan, ma-appeal sa mga puti, sa mga kanon, ganun. Kumbaga ba parang, that is the one way of marketing strategy of my company before, to hire a female employee for them to gain sales, for them to get a client, a buyer. So, na-share ko lang naman, ano? So, kay ate na may boobs, so siguro, yun yung kanyang way of how to get, ano? Kasi, madami ng online seller na babae, eh, no? So, ano ba ang ipanglalaban niya? Ano pa ba ang magiging edge niya para makuha niya yung attention, para umorder sa kanya, para ma-anuan sa kanya, lalo na yung ipinost niya sa patos, ang lalaki pa. So, ibig sabihin, ang kanyang target market, usually, lalaki. Dahil sila yung ano, di-deal, no? So, yun, nasa sa atin yung guys, no? Nasa sa atin. So, gusto ko nga palang idugtong, bakit ako nag-resign? Hindi ako tumagal. Hindi dahil sa hindi ko kaya yung trabaho. So, dahil nga, nahandun ka sa ganung mundo na yung opposite gender ang iyong prospect clients and buyers or customers, darating din sa time na kahit binigyan na kami ng company phone, no, yun lang yung gagamitin namin, SIM card at maliit na cellphone for the contacts, no, to follow up those prospect clients and customers na napuntahan namin sa mga sites na pasyalan namin. So, nag-resign ako kasi at that time, I have a partner. And iniisip ko din kasi yung kanyang behavior when it comes to that. Na baka ma-misinterpret niya, baka hindi niya maintindihan. Kasi may mga times, ang mahirap naman dun sa part na yun, may mga makukulit talaga ng mga engineers, architects, 4 months na kinokontak ka, no, tapos na yung oras ng trabaho mo. Sometimes mangungulit pa talaga sila na kunin yung personal number mo. May mga times talaga hindi maiwasan, lalo na nung nag-trainee ako. Yung excuse me. Yung regular employee tinrain ako, so ni-rounds niya ako kung paano siya pumupunta sa mga kliyente niya na talagang umo-order na sa kanya. So ni-rounds niya ako, sinama niya ako para mag-training. So hiningi talaga yung personal number ko. So binigay, no, para lang i-ano, then sabi na lang sa akin, ano ko, kung na lang daw i-entertain. Ibinigay namin, chinek pa nga eh, tinawagan kung talagang tumutunong. So, ibinigay. Pero yon ay binlock ko, para hindi ako makontak. So, binlock ko. So, nangyari, it happens na merong isang kliyente ako nga prospect. Ang nangyari kasi is, available lang kasi yung kakausapin kong personnel ng gabi. No? So, doon lang ko lang makakausap, mapapollow up. Eh, ang sinusurrender na namin yung cellphone sa company ng after ng aming trabaho sa araw. So, for me, to para makabenta ako at para magkaroon ako ng kota, makakota ako. So, pinalo up ko. Kasi iniisip ko rin naman, sa purchasing department naman, usually din naman, may mga babae naman ang nahandoon kung makakausap ko. So, sa madalit sabi, tinawagan ako. But they inviting me to go in Starbucks to have coffee. And sabi nila, magdala-dawa ko ng mga ganito, ganyan na yung mga flyers, mga magazines namin, something like that. Pero hindi ako pumunta.
Then, hindi maiiwasan na ganun. So, para hindi ako ma-involve dun sa mga bagay, although nasa sa akin naman yun, di ba? Kung gagawa ako ng infidelity activities. Ang point ko lang kasi is, hindi ko bet yung ganong scenario. Hindi ko bet yung ganong magiging activities. I want na makabenta ako na sa paraan na dahil may potential ako at ang produkto ay katiwa-tiwala na inaalo ko at bibili nila at mananalo ako sa bidding. So, yun. So, nag-resign ako. That's the reason. Hindi yung reason na para ano. Kala ko kasi noon ang magiging ang kala ko kasi noon ibibigay sa akin yung part na hardware ang pupuntahan ko, kukuha ako ng mga prospect na tindahan at magiging agent ako. Hindi ko alam na mapupunta ako dun sa department na agent na ang pupuntahan ko naman ay mga sites at may specific product lang kami sa company kasi namin ang daming produkto. So, kumbaga ba doon department, ang hawak ng department namin ay exhaust fans. Tapos pwede kaming kumawit ng iba pang mga duct tape, mga ducks, no? May mga tapes din kami, may mga Armac tapes kami, kung ano-ano klaseng tapes. So, hawak din namin yon, pero mas forte namin na hawak ay yung mga exhaust fans, mga different types of exhaust fans. So, usually, yan ay ginagamit na sa mga buildings, no? Sa mga CR, exhaust fans, ganyan. So, meaning to say, hindi ko naman akalain na doon ako mapupunta. So, syempre, hindi na ako nag-resign. Nagtayo nung una, hindi na ako matras. Kasi, ang hirap ng training, green mo, nag-exam ako, nagkabisado ko ng mga codes, ganyan-ganyan, tapos bibitawan ko lang. Tinry ko muna. So, nung akala ko kasi hindi magiging akala ko normal lang yung mga ano. So as time goes by, ganun yung magiging dating. I-stolbuhin ako sa oras ng pagtulog ko para lang pumunta ng mall at makipag-meet para i-discuss yung mga tungkol sa business topics. Tapos na ang trabaho ko, hindi na yung oras ng trabaho ko, no? Kaya hindi na lang ako nagtuloy-tuloy. So gusto ko lang naman ikwento sa inyo. So it's a matter also of a choice, no? Nasa choice natin yung kung we will gonna accept and how we deal with the consequences of what actions we're doing, no? So, yun lang.